Magandang araw mga ka-CTO. So for today's video, gagawa tayo ng modular wardrobe closet. So magmi-mix tayo ng swing door at sliding door. So yung finish mga ka-CTO na gagawin natin ay painted yung ating carcass o yung body at laminated naman yung ating mga pintuan. So yung mga materials mga ka-CTO na kakailangan na natin sa project natin ito ay gagamit tayo mga ka-CTO ng 18mm na plyboard. Ito yung para sa body natin o yung carcass. Tapos sa pintuan naman mga ka-CTO gagamit tayo nitong ating 18mm na melamine board o laminated na ito mga ka-CTO magkabilanan. So sa backboard naman mga ka-CTO gagamit tayo ng 1/4. So ito yung ginagamit sa backboard mga ka-CTO, ayan. At para naman mga ka-CTO sa release natin sa sliding mechanism, so ito yung ating top rail. Ito yung bottom rail natin mga ka-CTO, yung sa baba. Ito yung gulong sa baba at ito naman yung maghisilbing guide niya sa taas. Ayan, so ilagay ko yung link dito sa description box. Tapos ito naman yung hangiran natin, aluminum. So ito yung sabitan niya. Ayan, ito. Gagamit din tayo mga ka-CTO ng concealed hinges. And then ito yung flint foot na adjust siya mga ka-CTO kahit para kahit hindi level yung ating flooring, pwede nating mai-level yung ating cabinet. So ayan, sa masilya gamit tayo ng wall putty at syempre sa pag-joinery, Pioneer Wood Glue. At sa paint naman mga ka-CTO gagamit tayo ng Davis Timber Prime Wood Primer mga ka-CTO. Sa primer natin to gagamitin. At sa ating top coat mga ka-CTO, siyempre gagamit tayo ng friendly user. Itong Davis Aqua Gloss It QDA Water Base. Walang amoy mga ka-CTO. Okay, so umpisa na natin. So bali mga ka-CTO, atin ang natapos lahat yung ating mga panel. So ang gagawin natin ngayon mga ka-CTO, ilalagyan na natin muna siya ng kanal para sa backboard and then atin ang bubuuin. So ayan mga ka-CTO, at ito yung ating backboard na meron ng kanal. Ayan. So meron tayo rito ng 1/4 na pang backboard. Ayan. So ito ay 18mm simula rito hanggang dito. Tapos nag-add ako ng 5mm mga ka-CTO. Itong kanal na ito ay 5mm kasi ang kapal nito ay 4.5mm lang mga ka-CTO. So depende sa backboard na gagamitin nyo. So ito ay 4.5mm. So yung 5mm na kanal ay suwabi-suwabi sa pagpapasok. Thank you.
So ayun nga mga kasityo, at nabuo na natin itong ating karkas ng ating sliding cabinet. So ayun mga kasityo, meron tayong apat na module. So bali dalawang module doon sa taas, dalawang module dito sa ilalim. So ito yung sliding, yung mga ibaba naman mga swing door na mga kasityo yung mga yon. So ayun mga kasityo, at dito maglalagay pa tayo ng adjustable shelves. Hangiran dito, hangiran din dyan. And then adjustable shelves din doon mga kasityo sa ibabaw. Ayan. So pinahita ko lang sa inyo mga kasityo kung paano siya binubo. At sabay titingnan na rin natin yung mga fittings. So makikita nyo mga kasityo, pantay na pantayan. Dito kailangan mga kasityo, pantay na pantay din yung mga dugtungan na yan. Ayan. Ayan. So clamp lang yung ginamit ko, hindi ako gumamit pa ng screw. So kapag atin na siyang ikakabit talaga, screw na yung gagamitin natin. So ayan, kailangan pantay na pantay mga kasityo. So ayan. So tingin ko okay yung ating pagkakakabit, nasa skwala naman siya. So try, tingnan natin. Ayan. So nakakabit na siya pero nakaskwala pa rin. Ayan. Makikita niyo mga kasityo. Makikita niyo mga kasityo, ayan. Nakaskwala pa rin siya. So yun ang napakalaga mga kasityo, kailangan nakaskwala yung ating mga cabinet para hindi siya mahirap lagyan ng pinto, lalo na to sliding. So kailangan talaga nakaskwala siya. Okay, so ang gagawin natin ngayon mga kasityo, lalagyan natin siya ng mga pinto. And then, atin ang pipinturahan din. So, ayan na mga kasityo, at natapos na natin buuin yung ating mga karkas na assemble din natin for fittings. So, ang gagawin natin ngayon ay magpipintura tayo gamit itong ating Davis paints. So, sa primer mga kasityo, gagamit tayo ng Davis Timber Prime Wood Primer. At ang ating finish naman mga kasityo ay Aqua Gloss It Water Base Quick Dry Enamel na. So bago yun mga kasityo, tayo muna ay mag sasand. Sasand muna natin siya, and then lalagyan natin ng primer, and then masilya, and then primer ulit, and then top coat. Yun ang ating procedure. So
So ayun nga mga kasityo, at natapos na nga natin itong ating project na sliding wardrobe closet mga kasityo. Ito ay ating project sa Bulacan. So ito ay i-deliver na natin mga kasityo this week. Tingnan natin mga kasityo yung ginawa natin sa closet na to. So ayan mga kasityo, meron tayong dalawang module. Ayan, so nilagyan natin mga kasityo ng tigagalawang pintuan na swing door. Ayan, tapos naglagay tayo rito mga kasityo ng dalawang sliding na pintuan. Ayan. So, buksan natin. Ayan. Sa loob dito mga kasityo, meron tayong adjustable shelves. So, ayan. Na-adjust yan mga kasityo. Pwede tayong maglagay dito ng mga shelf pin para kung saan, saan tayo convenient. And then, dito naman mga kasityo, meron tayong hangiran na nilagay. Ayan. Sa kabilang module natin mga kasityo, ay pareho-pareho lang mga kasityo, katulad din ng isa, may adjustable shelves and then meron ding hangiran. And then sa ibabaw, meron tayong mga boxes module na walang shelves kasi pwedeng lagyan niyo ng mga kumot, etc. Kung ano mga ilagay, mga comforter. Ayan. Naglagay lang tayo mga kasityo ng tigalawang pinto. Ayan. So tingnan natin mga kasityo yung lapat ng ating mga sliding. Ayan. So, tingnan natin. Kung makikita nyo, equal yung space. Dito, mga kasityo. Tingnan natin. Equal din space. Buksan natin and then sara natin. Ayan. Diba? Equal. And then, ito naman, mga kasityo. Tingnan natin. O, diba? Kahit saan magsara si client, mga kasityo. Okay. Lapat. Ayan. Walang kawang. Ayan, okay na okay mga kasityo. So ayun nga mga kasityo, at natapos na nga natin itong ating project, modular sliding wardrobe closet mga kasityo. So kung makikita nyo naman, sliding yung ating pintuan. So itong project na to mga kasityo ay ready for delivery na this week sa Bulacan. So kung nangangailangan kayo mga kasityo ng gagawa sa inyong mga furniture project mga kasityo, so kontrain nyo lang ako mga kasityo sa FB page o mag-comment kayo sa comment section. So gusto ko nga palang pasalamatan mga kasityo ang Davis Paint Philippines at ang Pioneer Wood Glue sa pagsuporta dito sa ating munting channel. So I hope meron kayong nakuhang kaunting kalaman o kaunting idea dito sa ating ginawang video. So kung gusto mo itong video ito ay huwag kalimutang i-click yung subscribe button at saka yung notification bell para lagi kang updated sa ating may na-upload na video. So ganoon guys, maraming salamat sa panonood at see you sa ating susunod na video. Ingat, God bless.